Kaya eto na, pumarito na po kayo muli. Reina ng number 2, Lourdes Blance. Lourdes. Si Lourdes. So Lourdes, huwag na natin patagalin. Eto na ang bisita mo. Si Menchi. Menchi? Si Menchi? Yung si Menchi ba to? Ah? Yung vorfatok ni Lourdes. Ah, si Menchi. Sabi na nga, si Menchi ito eh. Si Menchi na maraming Menchu. Yes po. Yeah. Kamusta ka, Menchi? Okay lang po. Oh, pamilya big time ito. Oh, si Lourdes tsaka si Menchi. Yes. So, sinong mas bagets? Ako po. Si Menchi ang mas bagets. Ako. Okay. Magkasundo ba kayo sa bahay o nagbubugbugan kayo? Ay, magkasundo po kami yan. Kahit nung kabataan? Since pagkabata, nagtitinda na po kami ng gulay eh. Lagi po siyang kasama ko. Sino mas masipag sa inyo? Ay, siya po. Bakit? Kasi makapal po mukha niya niya. Okay, mag-usap na nga kayo, Menchi. Go! Opo. Sis, alam mo naman, simula pagkabata, magkasama na tayo. Proud ako sa'yo. Kasi kahit sinasabihan ka ng mga kapitbahay mo na instant, ano ka, ginagawa mo pa rin lahat. Para sa pamilya mo, para sa atin, para sa nanay natin. Kahit wala na si tatay, alam ko yan. Ang tanong ko lang sa'yo, ito, pasaway ka sa atin ng magkakapatid. Ikaw lagi ang napapagalitan noong nabubuhay pa si tatay. Lagi nga niyang sinusunog yung uniform mo, di ba? Kinukulong ka pa sa CR. Nung dibu mo, hindi ka nakaranas ng dibu. Kaming dalawa lang ng kapatid ko. Ang tanong ko sa'yo, ano bang nagawa ni tatay? Bakit halos itakwil ka na niya? Napatawad mo na ba siya? Kahit wala na siya. Anong nagawa ni tatay o anong nagawa niya? Baka nagawa niya. Anong nagawa mo? Bakit ginawa ni tatay sa'yo yun? Ano, sis? Kasi alam mo naman si tatay, di ba? Sobrang stricto. Lahat ng makikitang mali talagang, ano? Alam mo yun, yung galit ni tatay sa akin, kasi akala niya kasi black sheep ako, kasi lumalaban ako, kasi wala, sa dami natin magkakapatid sis, 13 tayong magkakapatid, 11 na lang kasi namatay na yung iba. Gusto kong makapag-aral sana kahit na babae ako kasi laging sinasabi ni tatay sa atin, ang mga babae patapon yan, kinukuha yan ng mga asawa. Gusto ko lang i-prove kay tatay na gusto ko makapag-aral ako. Pinalala mo yung sinunog niya na uniform ko. Kahit sinunog niya yung uniform ko, nag-aral pa rin ako. Nakagraduate ako na nga high school. Sobrang alam ko nakikita ni tatay na pursigido akong makatapos ng pag-aaral. Nakakalungkot lang kasi hindi nakikita ni tatay ngayon kung ano yung minold niya eh. Kung gaano katapang na yung etong Lourdes na lagi niyang pinapalayas. Lagi niyang sinasabihan na wala naman akong kwentang anak. Kahit na minsan talagang nahirapan ako, nagtitinda ako ng baranak yun, nagtitinda ng gulay. Pinapakita ko yung kay tatay kasi gusto kong makita niya na kahit ang tingin ni tatay sa akin dati, black sheep, lumalaban. Pero talagang pinuprove ko kay tatay na kaya ko. Kaya nga ako napilitang mag-Japan kasi... And hi! Thank you! So para sa'yo, ang tanong niya na ano bang nagawa mo, bakit ganun sa'yo si tatay? Para sa'yo, kaya siya ganun sa'yo dahil sinasagot-sagot mo siya? Kasi mimibay, si tatay kasi sobrang stricto. Ayaw niya na akong pag-aralin kasi yung mga anak niyang lalaki, mga kapatid ko, walang nakatapos, pinag-aaral niya, wala talagang nakatapos. Si Menchi ba napag-aral? Eh bakit siya napag-aral? Opo. Kasi nga po ako lumalaban talaga ako, gusto ko talagang mag-aral. Ayaw kanyang pag-aralin. Ayaw niya na po akong pag-aral. Kaya nga, bakit ikaw ayaw kanyang pag-aralin? But si Menchi, pinag-aral. Eh di ba sabi mo kaya ka lang sumasagot kasi ayaw kang pag-aralin? Kasi po nung nag-aaral na sila Menchi, medyo
kumikita-kita na rin po kami noon. Ako po 16 years old, nagtrabaho na po ako sa pabrika. So kaya ayaw kanilang pag-aralin dahil wala silang pampaaral? Hindi po. Ano na si tatay noon eh. Parang wala na siyang tiwala sa mga anak niya na makakagraduate pa. May makatapos. Eh, ba't si Menchi pinagkatiwalaan? Kasi po, graduate na po ako. Nauna po kasi akong graduate. Na pinag-aral mo yung sarili mo? Opo, opo. Pag lumalayas, pag pinapalayas po talaga ako ni tatay, lumalayas po talaga ako. Pinuprove ko po sa kanya na imbis na magrebelde ako in a wrong way, na aalis ako nang wala lang. Umaalis po talaga ako, pero ginagawa ko po, nagbantay po ako ng bilyaran. Pero pumapasok pa rin po ako sa school. Nag-aral pa rin po talaga ako. So may kinalaman ba yan kaya ka gusto mong makapag-abroad? Opo, opo. Para siyempre makatulong din sa magulang ko. Hindi ka nagalit sa tatay mo? Ngayon po, sobrang hindi na po. Kasi grabe yun, ha? Opo. Grabe yung abuse nun. Grabe. Grabe yung trauma nun sa'yo. Opo. Ito nga po, yung pilat. Pag nakikita ko to sa salamin, pag nag-ayos ako, kahit dahil dito, talagang tumatapang talaga ako. Malakas ang loob ko. Saan galing ang pilat na yan? Ano kasi to eh, yung dumaan sa harap niya yung kapatid ko na hindi ko nahugasan. Ano, inumpog niya ako sa may gripo. Yung gripo dati, bakal. Mm-mm. Ilang taon ka niyan? Ano lang ako noon, mga 10 years old, ganun po. Anong sinasabi ng nanay mo? Wala po, kasi matapang talaga yung tatay ko. Ano po talaga siya, disciplinarian na tatay. Iba yung matapang sa mapang-abuso, ha? Iba yung tapang sa salbahe. Hindi equivalent ng salbahe ang matapang. Hindi equivalent ng matapang ang mapanakit. Hindi ko alam kung matapang yung tatay mo, pero sa kwento mo, mapanakit siya. Sa kwento mo, salbahe siya. For me, ha? Kasi kung yun ang magiging pamantayan mo ng matapang, baka pumayag ka rin sa iba pag nakita mo yan. Pag nakita mo yung ginagawa ng asawa mo sa anak mo, pag tinanong, ba't ginagano ng asawa mo yung anak mo? Matapang kasi yung asawa ko eh. Ang akala nyo matapang yun, hindi yun matapang. Malupit yun. Kasi minsan yung mga pinagdaanan natin, yung mga traumatic experience natin, nagbibigay ng maling kahulugan sa mga bagay. Mali yung binigay sa ating leksyon, yung mali yung pagsasalarawan na naranasan natin. Na parang dati, yung pinakasimpleng, pag maputi, maganda. Pag maitim, pangit. Hanggang sa umabot na tayo na pag yung matapang mapanakit, yung matapang mapang-abuso. Ikaw bilang kapatid, nasaksihan mo yun, Menchi. Opo. Anong effect, anong nararamdaman mo? Para sa akin po, naaawa ako sa kanya. Kasi bilang kapatid, hindi niya naranasan yung nararanasan namin. Kumbaga kami, naranasan namin na may babaunin, mayroon kaming kahit papaano, binibilang kami ng gamit, siya hindi. Tanong ko sa sarili ko, bakit ganun? Hindi mo rin alam kung bakit. Kung bakit po. Kasi sa aming magkakapatid, siya lang ang hindi binigyan ng pag-asang makapagtapos Kayo talaga wala kayong idea? Hindi mo natanong sa nanay mo kung anong saan nanggagaling yan. Kasi sinasabi mo yung lumaki ka na eh. Kasi pasaway ka na. Pero yung 10 years old, parang batang-bata pa yun. Kasi po si tatay kasi siya yung pag mali ka, na talaga, papaluin ka na, bubugbugin ka na, ganun po siya ka. Ako napalo din ako parang, nung mga panahon yun parang matatanggap ko yung palo. Pero yung ngud-ngud sa gripo. Iba kasi yun. Iba yun. Tapos walang ginawa yung nanay mo. Lumayas po ako noon, nagpunta ako sa tita ko. Merong bang panahon, umabot ba sa panahon na nagdamdam ka pati sa nanay mo? Opo. May panahon ba na yung nanay mo humingi rin ng tawad sa'yo? Opo. Nung naglayas po ako noon, dito, pinuntahan niya ako sa tita ko. Sabi niya ganun, pagpasensya mo na yung tatay mo, mainit lang ang ulo. Kasi po na siya operado, natanggalan ng isang baga. Ganun daw po talaga pag operado, mainitin na ang ulo. Pero hindi katanggap-tanggap pa rin yun. Hindi yung katanggap-tanggap na hindi siya, kumbaga sa batas, hindi siya exempting circumstance. Na may ganun eh, dahil hindi, ganyan, hindi mo na lang. So exempted ka, walang kaso, absuelto ka, hindi siya, yung ganun. Hindi porket natanggalan siya ng Baga. Natanggalan siya ng baga. Baga, opo. Hindi man porket natanggalan ka ng baga, natanggalan ka ng puso.
para maging mapanakit ka, di ba? Maaring mayroong epekto sa katawan niya, sa pagbabago niya, pero hindi yun magja-justify kung bakit okay lang na masaktan yung anak niya. Paano ka ngayon sa mga anak mo? Nananakit ka ba? Ay, hindi, hindi po. Paano pag sinaktan ng asawa mo yung anak mo? Pagtatanggol ko po. Talagang pagtatanggol ko kung yun ang magiging rason ng paghihiwalay namin. Iwanan ko siya. Kasi ano ko eh, kumbaga, experience ko nung bata ko na nasasaktan ako, yung paramdam ayaw sa mga ayaw mo na maulit. Ano. Opo, oo. Opo. Pag ninudgood ng asawa mo yung anak mo sa gripo, anong gagawin mo? Ninudgood ko rin siya. Pinahinirap, naghirap ako niya ng 9 months, tapos gaganyanin mo lang, ingungudgood mo. Hindi po pwede sa akin yun. So, ngayon ba, nare-reconcile mo na yung mga kaganapan? Parang, alam mo ba kung sarado na ba yung story? Alam mo ba kung bakit kanya ginanun? O hanggang ngayon nagtataka ka pa rin? Opo. May ano pa rin, may question pa rin. Kasi parang feeling ko nun, tinanong ko nga sa sarili ko nun, hindi ba ako totoong anak? Bakit ganun ako, gustong-gusto kong mag-aral? Ayaw niya akong pag-aralin. Tapos nung pinakita ko sa kanya na, kasi si AT officer din po ako, pinakita ko talaga sa kanya na, imbis na magrebelde ako, nag-aral ako mabuti, nakagraduate ako, hindi po talaga, parang hindi ko maisip kung bakit ako ginaganito nung tatay ko nung time na yun. Yung nakagraduate ka dahil pinag-aral mo yung sarili mo, hindi niya na-appreciate yun? Hindi ko po alam kung in denial lang si tatay nun eh. Kasi parang kagaya po nung nag-Japan po ako, ayaw niya, bumili po siya ng sarili niyang relo na mamahalin para huwag daw masabi ng tao na ano na kaya nagkaroon ng ganyan mamahalin na relo yan dahil nag-Japan lang yung anak niya. Parang yung pride po. Ang dating sa akin, ayaw ka nung tatay. Galit para ang bigat ang dugo sa kanya, no? Oo, ang interpretation ko sa kwento mo, base lang naman sa kwento mo, hindi ko naman talaga alam. Sa kwento, masasabi ko talaga, hindi ka gusto nung tatay mo, bakit kaya hindi ka... Eh, sumasang-ayon si Menchi. Kaya nga si Menchi. Hindi rin ako magtataka kay Menchi kung bakit ganyan, kasi hindi mo rin alam, di ba? Nakakalo. Buhay pa yung tatay mo? Patay na po. Hindi na natin malalaman yan. Pero po nung nagkasakit po siya, yun po, naging close kami nung nagkasakit siya. Nabibiro-biro na, nabibiro-biro ko na siya. Paano mo siya nabibiro? Oy, mamamatay ka na. May hindi po. Hindi, ano. Paano siya binibiro? Nung bed rest na po siya, nababasahan ko siya ng Bible, nakikipag-ano na po siya sa akin. Na, humingi siya ng tawad sa iyo? Opo, opo. Anong sabi niya? Kasi may sulat po siyang iniwan sa akin na... Anong pinakamahalagang bahagi ng sulat na yun na pwede yung, mo i-share? Yung ginto daw yung pupuntahan ko sa ibang bansa. Kaya daw, pag-ingatan ko daw ang sarili ko dahil mag-isa lang daw ako doon na pupunta. Tsaka wala daw po akong makakasama doon. Kumbaga, sarili ko lang daw po yung kakampi ko tsaka ang Panginoon. Ang sakit na. Lungkot umabot sa ganung sitwasyon na mawawala na siya. Kung kailan huhingi siya ng tawad at marirealize niya yung halaga mo at masasabi niya yun na mag-ingat ka. Kasi parang hanggang sa dulo, mag-isa lang siya at ang Panginoon. Niwala siyang kaibigan o kapatid na makakasama siya. Opo. Kaya sobrang nakakatuwa lang din po. Kasi nung bago mawalan ng hininga yung tatay ko, ako po yung kasama ng tatay ko. Gusto ko lang, paano siya nag-sorry? Ano po, sabi niya ganun, kung ano man yung mga nagawa niya sa akin, patawad daw. Yun lang po, kasi hindi na siya makapagsalita ng maayos eh. Kasi nga po na-stroke na po siya. Yung nanay mo buhay pa? Opo, buhay pa po. Menchi, sa palagay mo, yung nanay mo meron din kailangan, sa palagay mo ba yung nanay niyo meron din kailangang ipaliwanag kay Lourdes at ihingi ng tawad sa kanya? Tingin ko po, opo. Kasi naranasan niya po yun eh. Kumbaga, explain po ng nanay ko kung bakit nangyari yun sa kanya. Bakit niya dinanas yung ganong pamamaraan ng pamumuhay. Yung pagtitindahin, para lang hindi mo kapasok. Tapos yung sinunog yung uniform. Opo, kahit barkada niya na po nagbibigay ng mga uniform. Kada susunugin, bibigyan siya ng tropa niya ng uniform. Tapos papasok uli siya.
kaya nga hinahangaan ko yung kasipagan niya kasi nafufulfill niya lahat ng gusto niyang marating sa buhay niya na walang tulong ng magulang namin. Kasi hindi siya sinusuportahan. Kasi Lourdes, baka nakikita ng tatay mo yung sarili niya sa'yo na ikaw yung strong, ikaw yung may kakayahan na lahat ito malalagpasan mo, hindi kaya ng mga kapatid mo. Opo. Kaya lalo kanyang pinupush hanggang sa limit na kahit kaya mo lahat. Dahil nakikita ko 'yung sarili ko sa iyo, parang ganun, hindi ba sa tingin mo 'yun 'yon? Parang ganun nga po kasi talagang pag sinabi niya, "Oh sige, lumayas ka." Lalayas po talaga ako, pero papasok pa rin ako sa eskwelahan. Mag-aaral pa rin po ako. Kumbaga saan? At saka 'yung ano ba sa Tagalog ng misogynist? Kasi ganun 'yung mga misogynist, eh. Hindi sila papayag na may ma-achieve 'yung babae. Hindi nila kakayaning matanggap na 'yung babae may na-achieve sila, hindi. Hindi rin sila papayag na mas okay yung nangyayari dun sa babae kaysa sa kanila. Nakakabawas sa kanilang pagkalalaki yung mga ganyan. Hindi natin alam kung saan siya nanggaling, pero may mga ganun. Oo, pero kasi tatay niya yun. Yung ganun, yung mga lalaking takot na mas masalakas sa kanila yung babae. Yung mga lalaking naniniwala na makakabawas sa pagkalalaki nila pag yung babae may magandang ginagawa at may magandang nangyayari sa buhay ng babae. Yung ganun. Yun lang naman ang dating sa akin sa pagkakakwento mo. Pero you are a very strong woman. Sobra. You are a very strong woman. Thank you so much. Thank you. Hindi ko mawari. Ako nalalakasan na, natatapangan ako sa sarili ko. Pero Diyos ko, hindi ko pinagdaanan yung mga pinagdaanan mo. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin pag pinagdaanan ko yan, di ba? Napakabait ng mga magulang ko. Hindi perpekto ang nanay at tatay ko. Salamat po. Hindi ko yan naranasan. Di ba? Pero ikaw, ay nako. Hindi ka general, pero sasaluduhan kita. Grabe yung pinagdaanan mo. At ngayon, ang tindig mo, iba. Ang pagkakadala mo sa sarili mo, ang noo mo na kahit may pilat, diba, taas noo ko pa rin, kaya mong humarap sa amin, sa telebisyon. Grabe ka. Mabuhay ka at ipagpalain ka ng Diyos. Salamat po. Salamat. Maraming salamat sa pagdala mo, Menchie. At yan, si Reinanay No. 2, Lourdes Blance. Liwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reina ng Tahanan!